Kain tayo, guys. Katatapos ko lang kasi mag... Ang kati ng ilong ko. Katatapos ko lang kasi mag... ligpit sa loob. Tapos, mag-alas tres na. Ito pa lang yung tanghalian ko. Kain tayo. Ganito lang yung kanin ko kadami, guys. Dati talaga, isang ganyan. kahit tuyo lang yung ulam ko. Ito naman, isarsanong adobo. Tapos, isda. Yan. Medyo ngayon, magsamahin ko na yung merienda ko at saka tanghalian kasi gutom eh. Naramdaman ko nang nangangatog na yung aking tuhod. Siyempre, tinapos ko muna yung trabaho ko. Ito guys, hindi talaga to kape na kape. Alam mo yung coffee stick, so tataktakan ko lang ng konti yung mainit na tubig, tapos parang may kulay lang siya. Tapos, ibababad ko yung serpentina na dahon, dalawa lang. Tapos mga after, yung parang ano, kakatasin mo na siya, tapos konting asuka lang. Konting-konti asuka lang, yung parang, may lasa ka lang na pampagana. Pampaano. Medyo ano guys, hindi siya ganun kasarap talaga kasi mapait-pait siya eh. Pero effective sa akin kasi yung serpentina guys. Medyo mababa na din yung sugar ko ngayon. Tapos yung ano, mga masakit-sakit sa tuhod-tuhod ko. Yung gout arthritis ko nawawala din. Dahil ano guys eh, mahilig kasi akong kumain ng mga okra, diba? Yan. Sitaw, nilagang mais, mani. 19 years old pa lang, meron akong gout arthritis. At yung gout arthritis ko, yung nangangamatis na talaga yung tuhod ko, daliri ko sa paa, minsan sa kamay. Yung mga dito, yan, namumula siya na makatikati na masakit. Tapos, tama yung sinabi sa akin nung nakausap ko ng isang pasyente na serpentina daw. Maganda. Mapait-pait yung ano niya, lasa niya. Pero wag naman yung sobrang pait, guys, kasi nako. Naiinom nyo nga siya, pero after mga 10 minutes, 15, isusuka nyo din. Subo ko na yan, tatlong beses, tatlo, apat na beses na yata akong sumuka sa ganyan. Pero habang katagalan, mahahanap mo naman yung sakto ng pait na kaya mong inumin. Tsaka, madali pang hanapin yung serpentina kasi kahit saan tumutubo. Dito kasi sa amin, wala na akong nakita, naubos ko na. Yung dito sa may puno ng santol, wala na. Kaya minsan, pag umaga, pumupunta ako dun sa labasan. Diyan, madami akong nakukuha diyan. Hindi nga lang siya masarap kasi mapait-pait. Pero huwag naman yung sobrang pait kasi.
hugas muna tayong kamay. Ang bait. Kasi ano dito guys, busy na masyado dahil may bisita sila. Tapos diba December na, dami ng kaganapan. Sobrang busy na talaga. Dami kong, hindi naman ako inuutusan na linisin mo yung mga ganito, ganyan. Pero, syempre, pakisama mo yun sa amo mo. Tsaka, yun naman talaga yung trabaho natin, yung maglilinis. Tapos, pag Martes talaga, yan yung schedule ko, yung magtupi, maglaba. Yan. So, mag... Ngayon, di muna ako magtupi eh. Tinatamad ako. Mag-umpisa muna ako sa pag-plancha. So, ito yung dahilan guys. So, nakakaapat ako nito dati. Minsan, lima, anim, pito sa isang araw. So, ngayon, isa lang ako. Pero, hindi naman ako araw-araw nagtitinapay guys. Na ano lang ako ba kasi parang nanghihina ako sa gutom. Kasi kahapon... Kapo nang kinain ko lang hapunan oatmeal, apat na kutsara. Dito lang sa tasa ko tinimpla. Tapos para ko masuka-suka kasi walang lasa. So ngayon, dami kaming ano, pati nga yung amo ko na babae, tumulong na sa paglinis. So alalay lang ba sa pagkain ba? Sinabi naman ng doktor, pwede naman kumain, pero wag yung kagaya ng dati mong habit na pag kumakain ka is gusto mong kainin kung anong gusto mong kainin. Ngayon, pwede naman kumain, pero limit ba? So, yun ang sinabi ng doktor sa akin. Iba po naman to guys, kapag minsan may time na nasobrahan ko sa babad yung serpentina, yung nakarang ano, nagkape ako, panay, hindi ko natiis, nagkindi talaga ako kunti ng ano ba, max, pero sinipsip ko lang, mga minatunaw lang sa kunti sa dila ko, kasi hindi ko talaga kaya. Yung dulo ng dila mo or yung di ba pag naglalaway ka, ang pait ng ano laway mo, hindi ko yung natiis. Kaya ang ginagawa ko, inuurasan ko talaga yung pagbabad. Kasi pag nasobrahan yung sa babad talaga, hindi nyo maiinom yun siguro. Pero talagang naranasan ko, isusuka nyo rin, sayang. So, pero pag nagtagal naman na guys, masasanay ka sa lasa niya. Tapos matatansya mo na yung pait na kaya mong inumin. Mahilig din kasi talaga ako sa tinapay guys. Ano talaga ako, bread lover talaga ako. Tama na. Ngayon, tinaktak ko lang asukal niya. Ngayon, ating tanghalian sa kamerienda, pinagsama na. Tapos ito naman guys, bumili ako ng resin.
dun sa ano kanina, tindahan na nadaanan ko. Ang sugar naman ito guys is 20 grams pero taktakan ko lang yung ano ko, oatmeal ko pag kinakain ko kasi wala mang lasa, oy. Pwede naman nakilagay dito eh. Pwede siya ilagay sa oatmeal. Tapos sa ulam, sa salad. So, lagay lang ako nito kahit mga 7 piraso, 10 sa 3. Ang oatmeal kasi guys, yun na yung mini merienda ko pag wala kong tinapay. Yun yung mini merienda ko talaga. 4 na kutsara. Tapos, ang favorite ko sa oatmeal, yung yellow, yung may banana flavor. Pag yun yung nabibili ko, isang pack lang nun. Yun yung pinaka-merienda ko tuwing hapon. Tapos, wala na, excuse me, wala na akong nilalagay na iba. Yung, binigyan kasi ako ng amo ko, guys, ng oatmeal na plain lang. Yung kasing wala talagang lasa. Tapos ko, hindi ko kayang kainin, nasusuka ako eh, nandidiri ako. So, marami pa kasi yun, isang ano, puti na tupperware na baunan. Bumili ako nito. Lalagyan ko na lang yung 4 na kutsara. Lalagyan ko na lang ng 10 piraso nitong ano, raisins. Para naman maganda ba. Nung una guys, hirap na hirap ako sa mga pagkain. Mga pag-adjust ng pagkain, hirap na hirap na talaga ako. Pero nung katagalan naman, okay naman, nasasanay naman ako. So, yun lang guys, busog na ako. Mag-start na naman ako mag-plancha. Kasi kung ano yung hindi ko ma-plancha ngayon, pag-uwi kasi nila, mag-asikaso naman ako ng pagkain nila. So, kung anong hindi ko ma-plancha, bukas ko naman tatapusin. So, yun lang guys, bye-bye!